prepare lo. Of course, habon. Kung naliligo ka, magdala ka ng habon. Hi guys! Welcome back sa ating channel and for today's vlog, magbibigay ko ng mga ideas and tips kung ano ba yung dapat at hindi dapat yung dalhin if ever napupunta kayo sa Taiwan para maging factory worker, OFW, caretaker, and mag-shoutout ako at the end of the video. So kung gusto nyo malaman guys, please keep on watching! And guys, of course, if ever na meron na kayong date ng papunta dito sa Taiwan, syempre, isipin nyo ano ba yung mga kailangan kong dalhin. So, lahat na sasabihin ko guys is based on my own experience and sa mga nakasalamuha ko na dito. So, if you want to know about this, please do your own research. Kasi mas maganda kung magre-research kayo, especially kung ano environment dito sa Taiwan, ganyan. So, this topic is all about mga bagay na dadalhin nyo dito sa Taiwan sa luggages nyo and hand carry. Okay, so ilan kilo ba yung hand carry and luggage? Depende po yun sa airlines na sasakyan ninyo. Kapag binigay na sa inyo yung printed ticket or yung mismong ticket ninyo, nakalagay naman doon kung ilang kilo yung pwede or allowed ninyong dalhin. Mostly kasi sa amin, 25 kilos yung luggage and then 7 kilos naman yung hand carry or yung pwede nyong dalhin inside the airplane. So, ano yung mga bagay na pwede nyong dalhin? Diba? So, meron ako ditong listahan kasi gumawa ako ng listahan para sa isang tao na importante sa akin na pupunta na siya dito sa Taiwan. So, ginawan ko siya ng listahan. So, yung mga sumusunod na items na babanggitin ko, guys, is just based on my own opinion, kung anong gusto nyong dalhin. Sige, go. So, first, of course, is your documents. Complete documents. Mas maganda kung dala nyo na dito yun, especially your valid passport, IDs nyo, contract. Dalhin nyo na lahat yon and ilagay nyo yun sa hand carry ninyo, okay? And then, sa hand carry yung mga documents, pinaalala ko lang, dapat lagi yung hawak ang passport ninyo and IDs. Don't forget. And together with that, huwag nyo kakalimutan ng ballpen kasi may mga minsan may pinifill upan pa sa airport. So, make sure na may dala po kayong ballpen kasi ang hirap manghiram ng ballpen. Okay? So, ito na yung mga pwede nyong ilagay sa luggage. First is gamot, yung mga may kodigo ako guys, ha, pasensya na kung tumitingin ako sa baba. Biogesic, Bioflu, yung mga ganong gamot, Lagundi, Ascop. Kasi this month, November, start na ng winter. So mag-ready na kayo ng mga para sa vitamin C, para sa resistensya ninyo, sipon, ubo, ganyan. So ito lang naman yung mga suggestions ko sa inyo. Vitamins, ointment, yan, magdala na kayo guys ng mga ganon. Even yung mga Band-Aid, at saka yung Betadine, yan, magdala kayo, ilagay nyo na yun sa luggage nyo, ayusin nyo na lang ng pagkalagay. Sabi ko sa inyo, kayo magdadala ng kahong-kahong gamot kasi baka mapagkama lang kayong drug lord, ha? Yung enough lang, kasi may mabibilhan naman ditong by Jessica, by flu, kaya lang hindi lahat ng medicine natin available dito and mas mahal siya. So, magdala na lang kayo, good for 1 year naman yung expiration ng mga gamot, para na lang meron kayong reserve if ever na magkasakit kayo dito. Of course, damit. Mas suggest ko na magdala kayo ngayon ng mga, if ever na ngayon na yung flight ninyo ha, November, tandaan nyo na lang na if ang flight nyo is November, December, ganyan, start na siya ng winter, so mas maganda kung magdadala kayo ng mga damit na long sleeves, jacket, of course, meron ako ditong sample ng jacket na dinala ko, magpo-4 years na rin to, binili lang to ng nanay ko sa Ukay-Ukay, shoutout sa aking mama, yan, to guys, 150 lang to, nabili niya. Ito, black. Sobrang makapal yan, guys. Kaya lang wala siyang hood. Ito, sobrang, dito lang siya sa neck. So, very helpful ito sa akin kasi sobrang lamig talaga dito. Minsan nagsi-0 degrees pa. Kaya, make sure na if ever napupunta kayo ng November onwards, may dala kayong mga jacket. Para na rin sa inyo yun, guys. And ito pa yung isa. Ayan o, diba? Sobrang ano siya. Tapos ito naman may hood. Pwede naman kayo dito guys bumili. Kaya lang, if ever na bago lang kayo dito, wala pa kayong cash or malaking halaga, meron yung kakabili naman kayo dito ng 300 to 500 NT. Maganda na yon. Pero syempre, sayang cash. So, bumili lang kayo dyan. Okay lang naman kahit ukay-ukay guys. Napaka-okay lang nun. Okay, tapos na tayo sa damit and jacket. Nasabi ko na sa inyo guys yun.
isipin nyo na lang kung ilang damit yung kailangan yung dalhin, guys. Of course, magdala kayo ng pambahay, ng pampasok, pangtulog, mga ganon. Kayo nang bahala. Pants. Yan, syempre yung taglamig ngayon, pant and shorts na pangbahay, ganyan, magdarating kayo. Of course, brief, kung lalaki ka, boxer, babae, bra, panty. Meron naman dito mabibilhan, pero sabi ko nga sa inyo, lahat na sasabihin ko is good for first few months nyo na stay dito para hindi na lang kayo gumastos or bumili pa kasi para masave nyo yung pocket money ninyo para sa mas mahalagang mga bagay na dapat ninyong paglaanan. Socks. Importante din po ang medyas dito kasi lagi kami naka-medyas sa production. Lalo na ngayon malamig, so kailangan nyo talaga ng medyas. Siguro 10 pairs of socks magdala na kayo para hindi na kayo problema maglalaba kayo araw-araw. Kasi everyday naman kasi kailangan natin magpalit ng medyas para hindi mangamoy ang ating mga if ever na makakadala kayo ng gloves, yung pang winter, magdala na rin kayo, guys, para sure. And then yung bonnet para sa ulo kasi malamig talaga dito. And then, of course, yung towel nyo, pag kayo maliligo, dapat pidala kayong towel, di ba? Kaysa dito pa kayo bibili. Bathrobe, pwede rin kayo magdala ng bathrobe, face towel, ganyan. And then, blanket, kumot. Meron naman ditong ipoprovide na bedding sa inyo, guys. Pero, mas maganda if ever na may kumot kayong extra kasi malamig ngayon. And, yun yung mga para sa katawan ninyo, isusuot ninyo. So, yung mga toiletries naman, guys, na kailangan yung dalhin from my own opinion. Kung ayaw nyo naman itong dalhin, okay lang. Toothpaste, of course. Magdala na kayo ng dalawang toothpaste para hindi na kayo mag-iisip pa next month kung may toothpaste pa kayo. Siyempre, mag-toothpaste kayo. Siyempre, mag-toothbrush kayo sa dorm. Dapat may toothpaste and toothbrush din kayo sa pub or sa work, diba? Para hindi na nyo bibitin. So, at least two or toothbrush, mas marami. Pero may mabibilhan din naman dito, guys, kaya lang kasi sabi ko nga, 'di ba, mas okay na 'yung ready kayo para hindi na kayo nahihirapan. Yes. And of course, habon. Kung naliligo ka, magdala ka ng habon kasi mahirap maligo nang hindi bumubula, besh. Hindi natatanggal ang mga lagkit-lagkit. Magdala ka na ng tatlong habon, mura lang dyan ang safeguard. And shampoo, si conditioner, kung anong gusto nyong brand, sige, go. And detergent powder, magdala ka ng siguro 12 packs or isang dosen ng Ariel o kung anong gusto mong brand para if ever na maglalaba ka, hindi ka na mamamroblema dito kung saan ka bibili. Meron naman dito available, guys, pero syempre, yun nga, para magtipid. Mas maganda kung detergent powder na para hindi ganun kabigat kasi pag mga bar, liquid detergent, so parang mas mahirap siyang ipack. Make sure lang na yung mga sabon-sabon ninyo, toothpaste, make sure nyo lang na balutin nyo sila ng plastic and tape para if ever na ma-squeeze sila, hindi sila kakalat nun sa luggage ninyo. And yun na nga, so yun na yung mga toiletries na pwede nyo, guys, dilhin. Pwede rin kayo magdala ng maliit na tabo for emergency, although meron naman dito, pero magdala na rin kayo. Yung suggestion ko lang yun. And then, tama ba? May nakalimutan pa ba ako? If ever na may nakalimutan ako, hindi nakasama, feminine wash, yun, deodorant, napkin para sa babae, magdala na rin kayo ng nail cutter, gunting, and knife, apabango, Johnson baby powder, basta yung mga matitilos or pointed object, guys, make sure nyo nababalutin nyo ng papel and tape, and then sa luggage nyo po, or sa check-in luggage nyo siya ilalagay, okay? Reminded of that kasi maka-confiscate siya sa airport kapag nilagay niyo siya sa hand carry. And yung mga pagkain naman, guys, pwede kayo magdala ng mga coffee, gatas, Milo na magagamit niyo good for a month para hindi na kayo bumili sugar. And okay, alalahanin niyo 25 kilos lang yun, guys. Pero if ever naman na mag-excess kayo, okay lang naman, magbabayad na lang kayo ng excess fee per kilo ata, hindi ko alam kung 100 plus or 200 plus yan sa atin. Magdala na lang kayo ng extra peso money para if ever na may babayaran kayo sa airport na excess, meron kayong pangbayad. Pwede rin kayo magdala ng cup noodles para mas mabilisan na kasi minsan sa isang dorm hindi pwede magluto. So at least yun, dalagyan mo na lang ng mait na tubig. Pero huwag kayong lagi mag-noodles, hindi yun maganda sa health. Mga biskuit, tinapay na hindi madaling masira. And of course, dilata, guys, if ever na hindi pa kayo nakakapag-adjust dito sa Taiwan sa mga ulam nila. Halimbawa, meron kayong food allowance or may canteen kayo sa
company and sa dorm, tapos hindi pa kayo nakakapag-adjust, at least meron kayong mga dilata na maaari nyong gawing option or choices like century tuna, ligo, corned beef, yung mga hindi na kailangan lutuin, tsaka ready to eat na, guys. Kayo na yung bahala doon. Magdarin kayo ng extra bag na pangpasok. Siyempre, minsan backpack yung dala natin. Sobrang laki naman nun. So, yung body bag na lang. Suggestion ko lang naman to. Kung ayaw mo, okay lang naman. Ilang pirasong hanger. If ever na, kahit 10 pieces lang, guys. Para maisabit mo lang yung damit mo. Sipit. Alam nyo, sipit sa damit. Ano ba yun? Buti na lang. Ayan, sipit sa damit. To. Kahit yung 20 pieces lang nito. Again, that is optional, okay? Alam niyo naman ng mga babae, lahat dinadala, pati cabinet gusto nang dalhin. Nga pala, shout out kay Miss Pamela, siya ang nag-request nito kasi paalis na siya, and shout out dun sa aking parating na dito, okay? Ano ba, hindi ko pa na, tasa, yon mug. Magdala na rin kayo ng mug. Basta balutin niyo lang siya sa damit para hindi siya mabasag, kasi syempre inuman nyo dito kaysa bibili pa, diba? Kutsara, tinidor, magdala na rin kayo, ibalot again, ibalot sa plastic, sa papel or sa damit, kasi pointed yun. Tumbler, baonan ng tubig, kung gusto nyo magdala na rin kayo. Ano pa ba, may nakalimutan pa ako? The rest na nakalimutan ko, kayo na mag-isip, guys, ha? Of course, shoes na pang pasok. Kaya bahala kung ilang shoes ang gusto mong dalhin. Dalawa, okay na yun, guys. And then, chanelas na pang bahay, chanelas na pang lakad. Of course, huwag nyo kalimutan itong maliliit na bagay, ha? Suklay, shaver, salamin. Yung lalagyan ng labahan nyo or yung tubal, guys, pwede kayong bumili ng net na pwede siyang tiklupin. Yun, nakaka-save yun ng space. So, yun na lang muna ang gamitin nyo habang wala pa kayo nung talagang tray na lagay ng labahan. For the meantime lang naman yun. So, yun guys, yun yung mga kailangan, yung pwede nyo ilagay sa luggage. Ang tips ko lang, yung mga liquid and, yun nga, i-seal nyo sila talaga, i-tape nyo talaga para hindi sila mangalat sa bag ninyo, sa luggage ninyo, and documents, ano yung mga bagay na kailangan nyo, or... So, yun na guys, yung mga suggestion ko na pwede nyo dalhin dito sa Taiwan. Additional pala guys, pwede kayo magdala ng extrang... tawag dito, yung extension wires para if ever na malayang saksakan nyo, pwede. Basta meron siyang switch on and off para mas safe. Kasi yun yung mas prepare lo. Mas yung gusto yung required dito sa dorm na kailangan may switch na on and off. Yun na nga guys, so punta naman tayo sa hand carry. So, sabi ko nga unang-una, pwede nyo ilagay sa hand carry. Yung hand carry guys is usually 7 kilos yun. Pwede siyang maliit na luggage, yung as in, pwede sa compartment ng airplane. So, pwede rin siyang bag or, ano ba ito? Backpack. Kayong bahala. Basta, hindi siya ganun kalaki, ha? Kasi baka, i-hold or palipatin yung ibang gamit nyo pag sobrang laki nung dala nyo hand carry. Basta 7 kilos lang, guys. So, yun nga, pinaka-importante nyo ilalagay sa inyong hand carry, guys, is your documents. Laging hawak nyo dapat ang inyong mga legal na mga documents, ang inyong passport. Kasi baka hingin, of course, titingnan yan sa mga immigration upon the processing of your tickets. Bago kayo makapasok ng airport, diba? Papunta doon sa waiting area or departure area. Tama ba? Basta yon. So, yon. Number one is very important. Documents with ball pen. Okay, guys. So, hand carry. And then, of course, your cash. Make sure na yung cash nyo is nasa hand carry nyo. And upon the x-ray, even the luggage at lahat ng gamit nyo, be attentive enough. Nabantayan nyo lahat ng dala nyo. Kahit sabihin na wala na ngayon laglag balagang. Basta, lagi nyo pa rin, ingatan yung mga dala nyo kasi hindi natin masasabi, diba? O baka mawalan kayo ng cash or whatever. Laging focus kayo dun sa nilalagay nyo sa x-ray para walang mawala or hindi kayo malagyan ng kung anuman. Ilagay nyo lagi sa harapan ninyo yung mga bag nyo. And, yun na, huwag kayo may papahawak sa inyo tubig, yung mga ganun, papabasa nyo sa Facebook. Basta, doubly ingat pag nasa airport na kayo, huwag susunga-sunga doon, huwag tatanga-tanga, baka kayo masalisihan. So, yun na nga, ano ba, 7 kilos. So, sa, usually guys, sa hand carry, bawal po ang liquid. Kung meron man kayong alcohol,
at least 100 ml lang and or cream. Pag meron po kayong na-detect nila yon sa ano, sa x-ray, na mga bagay na nilagay kayo doon na hindi naman pwede, lalo na yung mga pointed objects, lagi ko, di ba sinabi ko na dapat sa luggage yun. So, kukunin nila yun sa inyo guys at hindi nyo na yun makukuha. Kaya huwag matigas ang ulo. So, ilagay nyo doon. Of course, mga gadgets ninyo, mas maganda kung sa hand carry nyo na lang siya. Kasi, alam nyo naman ang mga maleta, binabagsak-bagsak lang yan. Baka mabasag pa yung mga, ano ninyo na yung mga gadgets. Pero may mga battery na meron namang allowed sa luggage. And basta yung mga importante, umamahalin yung gadgets, mga jewelry ninyo, basta yung mga importante sa inyong gamit, ilagay nyo na lang po sa inyong hand carry para ma-sure na hindi siya mawawala. And yun na nga, guys, please, huwag na kayo magdala ng sobrang laking or dalawang check-in luggage, kasi pagpunta nyo dito sa Taiwan, kayo yung hihila nun mag-isa. Pagpunta nyo ng police station, pagpunta nyo ng hospital, kayo lang maghihila nun. Mabuti kung may tutulong sa inyo, lahat nagmamadali. So, payo ko lang, isang luggage na lang ang dalhin ninyo at isang hand carry para hindi kayo mahirapan sa pagbubuhat, kasi hindi masyadong gentleman ang mga Taiwanese. I'm sorry, yeah, pero suggestion ko lang yun kasi ako talaga nun, hirap na hirap. Lalo na mas maganda yung bibilihin yung ano guys, maleta is yung umiikot yung gulong para hila lang kayo ng hila, kasi yung akin nun hindi umiikot kasi mumurahin lang. So maloloka ang lolo nyo, kakahilo. So yun na nga, bawal ang liquid, ang cream, basta 10 ml lang kung ayaw nyo siyang ma-confiscate. And then yung tubig, bawal din po magdala, pwede kayong bumili inside na dun sa airport, nakapasok na talaga kayo guys. And then yun, yung basta yun, pwede rin kayo maglagay guys ng damit ninyo sa inyong ano, basta makonsume nyo yung 7 kilos. Basta yun nga, wala mga pointed objects, illegal na mga bagay. Yun yung mga masasuggest ko sa inyo guys. And suggestion ko din, maglagay na rin kayo doon ng biskwit or chocolates na pwede nyo nguyain pag if ever na matagal kayo mag-iintay or magugutom kayo. So, ano pa ba? Makeup. Sige, maglagay ko ng makeup. Basta wag lang nga yung cream, lipstick, yung masama mga babae. Alam nyo na. Ano pa bang importante? Yung mga ointment na ano, baka mahilo kayo sa biyahe, magdala din kayo. Ano pa ba? So, kung ano pa yung gusto nyo ilagay, basta yun sa mga bawal na sinabi ko, wag kayo magdadala nun. And be careful. Alam nyo na, sinabi ko na yan. And ito pa guys, ang pinakabawal na ilagay sa luggage. Okay, ito yung mga bawal ilagay sa luggage. Isa papahabol. Yung mga, kasi katulad ko, isa akong OFW po nagbabakasyon. Syempre gusto namin makatikim ng mga lutong Pinoy, ganyan. Hotdog, tosino, yung mga namimiss namin, burger sa Jollibee. So yun yung magusto namin pasalubong. The thing is guys, dati kinoconfiscate yun. Kasi pagdating nyo ng airport dito, even naman sa Pilipinas, may aso doon. Bawal po kasi talaga yung mga meat, lalo na yung hotdog, burgers. Bawal po yun dalhin sa ibang bansa. So wag na kayo magdala nun kung may magre-request sa inyo or magpapadala. Kasi ngayon, may penalty na per kilo. Parang last time ata nagbayad yung isang kababayan ng 15K NT. Dahil sobrang dami niyang dalang mga frozen and meat. So, wag na lang kayong magdala ng alam niyong mga amoy ng aso. Please, kasi wala naman kayong ganun kalaking halaga, diba? Paano pag ano, ma-deport pa kayo? Ma-deport? Depart? What? And, yun nga, penalty pag di ka nagkapagbayad ng penalty. And, isa pa is yung mga fruits, lalo na yung may mga buto. Wag na kayong magdala, okay? Please, sumunod na lang kayo sa rules and regulation. Bawal po maglagay ng mga prutas, lalo na may mga buto sa mga luggage, check-in luggage or hand carry. Mga cooked food na baon ninyo, pag alam nyo namang masyado siyang maamoy, wag nyo na lang dalhin guys, or kung hindi nyo mapigilan yung sarili nyo, balutin nyo ng ilang beses, tape plastic, tapos papel, yung hindi maamoy ng aso. Kasi pag naamoy yan ng aso guys, kukunin yung luggage nyo, pagdating nyo dito, magkakaroon pa kayo ng problema sa airport, matetenga pa kayo doon, eh ang haba-haba pa ng araw ninyo, doon pala may problema na kayo, nakaka-stress, diba? So, ano pa ba? So, yun lang guys, yung aking ang aking mga tips. Do your own research kung may mga gusto pa kayong malaman. Madali lang naman eh. Just follow the rules na ano, para pag kayong makagkaroon ng problems, diba? Kasi para din naman sa safety natin yon ng mga pasahero. Tsaka, of course, don't forget your cell phone.
gadget sa sa ano ninyo, hand carry ninyo para pag-landing nyo, maisasalpak nyo na agad yung SIM card na ibibigay sa airport, makakakonnect na agad kayo sa family ninyo. Basta yung mga gusto nyong easy access na mga bagay, ilagay nyo agad sa hand carry ninyo para mas madali nyo siyang makuha, kasi yung luggage, i-check-in na yan eh. Magkikita na lang kayo kapag nasa Taiwan na kayo. And, additional tips pala guys, magdala kayo ng ilock nyo yung luggage ninyo. Di ba may zipper yon? Kung wala kayong automatic na lock yung number sa mamahaling maleta, maglagay po kayo ng padlock. Kung pwede, ilock nyo din yung inyong hand carry. And huwag nyo naman kalimutan yung susi, ha? Ilock nyo, lagyan nyo ng malaking pangalan, or lagyan nyo ng pangalan yung luggage ninyo, yung hand carry ninyo, lagyan nyo ng pangalan, cellphone number. If ever na mawala, alam nila kung kanina yon. So, tips ko yun sa inyo, guys. Kasi minsan, magkakakulay yung... Bawa, nandito kayo sa Taiwan, no? Magkakalapit yung inyong mga maleta, magkakakulay. Hindi mo na alam kung alin yung sa'yo doon. So, mas maganda, lagyan mo siya ng name tag and lock para mas sure tayo doon, okay? So sana guys, nakatulong sa inyo yung mga tips ko. Simple tips lang naman yun. Based on my own experience, kung may nakalimutan pa ako, please, sa mga kababayan ko dyan na may na-experience pa na related dito sa ating topic, please do comment down below. And para malaman naman ng mga iba nating kababayan na papunta dito sa... thank you for watching. Sana wala na ako nakalimutan. Thank you for watching, guys. And see you sa ating next vlog. Bye-bye! Up here! And yun na nga guys, as I promise, magkakaroon tayo ng shout-out. So start na muna ako sa YouTube channel, yung palagi ang nagko-comment sa ating mga vlogs. Maraming salamat again sa inyo guys, kasi 1,700 na tayo! Yay! Nag-shoutout ako sa aking Facebook. Kung naka-add kayo sa Facebook ko, nag-shoutout ako doon. Kaya lang, konti lang kasi limited lang yung ating time noon. So, ito na, shoutout na ako! Sana huwag kayong magsawa, guys. And if ever na may mga suggestion pa kayo na gusto nyong gawin kong vlogs, ilagay nyo lang sa comment section para magawa natin ng video. So, okay, una-una, Raymond Lim Cruz, shoutout. Marie's Life in UK, a Filipina wife, Chris sister, hi sis, and Pouch Channel, Ibet Polmo, Michael Angot, I'm Jassie, hi sis, Ferns Borboco, Baby Rose, Popoy de la Cruz, ito si Smaglos Kuno, nagpapa-shoutout siya eh. Thank you sa panood mo kabayan na lagi siyang nanonood. Ano nga ba yung pangalan? Yung pinapa-shoutout niya. Wait lang ah. Hanapin ko. Wala pala dito. Wait lang. Being Prado Vlogs. Ate Rhea Joyce Isulan. Ems Miloren. Jop Janox. Daibi. Ariane Carnaje. Vanessa May. Romanel Lance. Anna Aki. Okay. Next. Sana ma-shoutout ko kay guys ha. Sino? Derwin Kemuel, Jason Kilio, Mix Vlogs, Say Love, Kevin Marigsa, Sadie Aguilar, Maris Vlogs, Julia Voriska, hirap. Ay, ito na si Sir Smaglas Kuno. Pa-shout out CFPM Team T1 Inulax. Hi! So, malapit lang sila dun sa kabilang dorm namin sa Inulax. CFPM Team T1, shout out po. AKA pala boys. Bakit pala boys? Thank you sa panonood, sir. Glyza Binayas. Hello, Marilyn Pecana. Hello, I'm Luz. Sheila Life and Style. Next is Emmy Doletti. Hi sis, thank you sa pag-comment tsaka sa pagbigay mo ng additional information. Sketch Journey, Addis Reaction, Christine Servo, Alan ASMR, Gracie Gallardo, Gandang Emmy, Marvie Tanque, Char, Jay Garcia!
Nanalo. Nanalo na siya. Si Ma'am Kylie Huang. Hello po. Okay, next. Yung hindi ko ma-shoutout, next time na lang guys, ha? Regine TV, Fashto Orda Poetry Poet, Desiree Ajokwith, Elvis Corbett Slots, Cute Potato, hello, Jess M. Galban, Ben Ten, hi, General Kalimpong, XXX Bay, sino pa? Shout out kay Ate IC and kay Ate Leslie ng QYE, si Maricar JB, Beverly, Koye Takano, hello, Rose Rosario, Fiona Primadi, hi sis, Calme Case, Montgomery Family Channel Emma, Judy Redubante, hello po, Dong Show Astillero, Lynn Maclis, Malikse ba yun? Lynn Malikse or Maclix. Michael Kalumpang, hello, hello, hello. So guys, next naman is mag, nabasa ko ba kayo lahat guys? Wait lang ah. O sige, yung iba dito sa mga nag-question. Marby Tanque, Rena Ligan. Sino pa ba? Ton Habala TV, hello. Nakapag-sub na po ako sa channel ninyo. Sino pa ang aking Marilyn Picana? Nabasa ko na ata yun. Sadie Aguilar. Okay guys, punta naman tayo sa mga friends natin sa Facebook. Thank you sa support guys sa pag-add. And sorry kung minsan late ko na re-reply yung mga messages nyo. Alam nyo naman, tatrabaho ang lola nyo ba? So as much as possible, pinipilit ko naman kayong i-reply. Joey Mavan, shout out. Jan Rose Macis Thompson, hello. Mina Arken Simon, hello po, salamat po sa pag-add. Emily Tan Meloren, hi sis. Caretaker siya sa Taichung, so hello kababayan. Ito, siguro Japanese character to, hindi ko alam yung ano niya pangalan. Justin Camille Tejero, hello. Jesus Almasan, thank you for supporting Wawawi, charot. Guillermo Idilio, Anthony Toms the Third, Ruby Pangilinan, Janina Dean Ferrer, Rachel Taos Dayap, Marvin Daplas, Kawasaki Salami, Dindin Pedad, Alokurde, Brian Berry, Achung Chinga, Chitoy, yeah, mga Vietnamese kong kawork, Beverly, Mark Anthony Alejandro, Miko Imbili Eli, May Torno, Aya Angkana Pandialan, Jason Pismo, Raymart Evangelista, Siri Nodge, Crystal Joy De La Cruz, hello, Jesse Padua, Lamare Cusi, Christian Nino, Glyza Binayas, Fernandez Socrates, Limbel Comia, ba't kaya ano no? Puro Chinese name kayo guys. So, sino pa ba? Rhea Joy Aslan, Ate Joy, Roy Santiago, or Ronel Santiago. Sino pa ba? Nakakaloka guys yung aking camera. Mary Nadoy Fa, Teresita Bawika, Vance Vance, Jasapanta Floralde, Chris Dicalcap Lejos, Jessamy Morales, Josephine Ocmer, Chalim Basilio Carriaga, hello, Vernalyn Habok, Marjorie Ann Santos, Leon Adablab, Muir Mateo, Mumure Mateo, Mark Anthony Dulce, Jelly Monter, Lian Padrigon. Nakakaloka guys, ang bilis ma-memory full nung aking camera. Diyos ko, nakailang palit ako. RJ De Vera, hello. Thank you po sa pagsubaybay. Jaylord Ubias, si Ate Jean Aksibuche. Hi Ate Jean, nasa Pilipinas siya ngayon. Enjoy your vacation po. Leia Ortega, Darwin Mule, Brands
Brian Corbes. Okay guys, yung iba, next time na lang ha, kasi wala lang time. Okay, thank you again guys sa panonood. Sana nakatulong sa inyo yung maikli kong vlog. And huwag sana kayo magsawa sa ating mga vlogs. Thank you so much guys for watching. See you on the next one. Bye! Up here!